I have here a strawberry cake and a carrot cake. So who wants some? Hi there, guys. Good evening to each and every one of you. Ngayon po ay November 1, 2022, and it's Tuesday. Bukas coding na naman ako. Wanna try? Dilaan nyo na. Kinaot na maya. There's a cherry, oh. Ah, it's not a cherry. It's strawberry jam. Wanna be the first bite? Kinaot na maya. It's a jam nga talaga. Pero jelly based. Hindi siya yung strawberry jam talaga na. Pero, okay na. Dessert na dessert lang muna kasi busog ako eh. Kaya yun. Happy Halloween and Happy All Souls Day. Happy All Saints Day na rin pala. Nagtipag-tirik na ba kayo ng kandila? Nakauhaw, grabe. Busog kasi ako eh. May kinain kasi akong foodlong na hotdog sa harap ng Santa Lucia. Hindi po sana magpansit kanina. Eh, wala tindang pansit dun sa kabila. Kaya yun, so parang feeling ko, nasira yung appetite ko. Kasi dapat yung hotdog, papartner ako siya ng pansit. Takam na takam pa naman ako kanina. Kaya yun. Maraming tao sa mga nadadaan ng kong sementeryo. Kaya mo ko fast forward ah. First thing first, thanks be to God at buhay pa rin tayo sa araw-araw na ginawa natin. Still on surviving, still on kicking, still on striving hard para lang ma-achieve yung goals na minimitin sa buhay. Sige lang tayo ng sige. Walang humpay na pasasalamat, dear Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nauunang mag-view ng channel ko. Sa mga daily uploads ko, maraming salamat sa unang pag-view nyo agad. Sobrang na-appreciate ko. Pati na rin sa mga lahat na nagsusubscribe, araw-araw, thank you. Sobrang na-appreciate ko. Shout out to my family in Bicol. Be the last bite. Mm.
Headed by my mother, Fea Bordo, Christine, Dora, Mbembe, Chan Chan Kiel, Brian Janice, Yaja, Junior Ping, Clyde, and Lexi. Hi din sa ibang mga taga sa Broke. Ay, andun sa ano wala. For... Nakaano eh. Naka, mamaya na lang. Okay. Hindi naman. Hindi, okay lang. Bati ka. Sige na, bati ka na. Hello? Kira ka ba? Huwag ka na konti. Sino gusto kong batiin? Nabati ko pala yung mga jowa ka dyan. Yung mga jowa talaga dami, no? Pari yan, hindi kita maano kasi nakaano, baka masira yung kani. Oo, mamaya ka lang. Ah, thank you. Ayun, ano sabihin ko? Mga jowa, dami jowa yun. Baka man dad? Mabangis. Diba? Sa iba mga taga San Roque, hi! Mga taga San Roque na nga lang, sige. Kaya yun. Tapos, hi pala kay... sa mga dating kapit, sa mga kapitbahay ko dyan before, hanggang sa'yo pa naman eh. Chotatong family, si dating Chotatong Sumalangit Tawa. May mga anak niyo po, si Junju na kababata ko. Tapos, yung iba pa. Si Cha Saling, si Ruby na may anak na dalawang kambal. Si... ay, gusto ko pala batingin si ano? Si Nana... meron din Nana Ason. Saka... yung tumataya palagi sa akin sa Wenteng. Yung lola ni Seljen. Hi Seljen! Nakalimutan ko si yung ano, pangalan ng lola ni Seljen. Na tumataya palagi sa akin ng ano. Nakalimutan ko yung number. 1215. Yung tumataya palagi sa akin ng 1215. Nakalimutan ko, nakakainis. Ka. Tapos si Cha Violeta na lagi nagpa-participate pag may kabanggihon ako sa pa-Aurora. Tapos sino pa ba? Carrot cake guys. Ang dessert na una, dessert sa main course. Diba? Baliktad na siya ngayon. Be the first bite. Sarap. Oh my god. Sarap talaga ng carrot cake. By the way, kalimutan mo? Basta sa mga susunod na lang ulit yung iba ha. Si Cha Saling and family, si Gina, si Romel, si sorry sa mga kapatid mo, nakalimutan ko. Kaya yun. Heart of Vincent Torres of Santa Lucia Supermarket Area. Pag gusto nyo mag-buy sa phone, punta lang po kayo sa kanya facing Marcos Highway entrance. Tapos, andun lang siya. Hi Vincent, paalam mo na sa jowa mo ha, Akinse, remember. Hi also to Dave Cabigo. Hi Dave, buti naman at nagbalik loob ka na. Nagbalik loob ka rin sa Reina Imperatriz. Ipagpatuloy ang pananalig, pagbabalik loob
para maging masaya. Tapos, try to Richard Mondragon. Mukhang sinama ka naman ng amo mo sa Bataan. Happy Halloween, happy All Souls Day, and happy, ano ba yung sinabi ko? Happy Halloween, happy All Saints Day. Day. Ayun. Tapos, medyo, gusto siya na guys, hindi ako bubbly, hindi ako lively. Medyo exhausted. Tired and exhausted. And of course, hindi pwede makalimutan, shout out! Former beauty queen, Arshula, napunta sa Talusia, no? Former beauty queen, Arshula, of Alimol Cubao. Pag gusto nyo bumili ng mga humidifier, punta lang kayo sa kanya. Ground floor. Harapan ng McDonald's. Marami siyang designs, variants, scents. Meron din siyang promo na 4+1. So check nyo po. Meron din siya mga abubot-abubot doon na 3100. Regal alcohol. So please check it out. Ground floor, kakapa ng McDonald's, okay? Para sa'yo, Ara. Ah! Ayun. Kasi itong topic natin ngayon, okay, mag-password, please. Pang-Halloween to. Parang kaluluwa lang din. Lilitaw lang siya pag oras na ano, magpa-full gusto niya magpakita. Mala kaluluwa ang dating. Nakakainis kasi minsan yung tipong taong maaalala ka lang pag once na may kailangan sa'yo. Pag walang wala. Ayoko naman sa palaking itong issue, kaya lang. Kaya lang, gusto ko lang kasing i-reiterate, gusto ko lang kasing i-broadcast sa inyo kasi ito yung ikatatlong pag-uugali na hindi dapat. May nakilala kasi ako before sa Santa Lucia, although ako yung nag-approach. Ayan, ganun-ganun. Tapos, syempre, walang-wala siya. Niyaya ko siyang kumain, ganyan-ganyan. Ayoko na sanang ipag-ano doon, pagyabang or pagmalaki. Tapos minsan, dahil walang-wala siya, nagkwento kasi siya ng buhay niya na sobrang ano siya. Sobrang, hindi pa ako nagbablog doon ha. Financially drained siya. Inabot ako siya ng pamasahe, 50, 100, ganun. Para at least tulong na rin. So, siyempre tayo po nagkikita kami doon, pinapakain ko siya. Hindi ako nanunumbat guys ha, parang gusto ko lang, ano, sabihin sa inyo, i-share lang. Tapos, yun na, usap-usap, ganun. Tapos, kasi wala siyang cellphone, ganun. Minsan, naiinis ako kasi parang lilitaw lang siya doon pag may kailangan. Although, di ko lang siya binibigyan ng pera na. Parang isa o dalawang beses lang yata ako nagabot sa kanya na pamasahe niya. Ganun. Tapos kadalasan, parang kain-kain lang kami. Siyempre, pagkain yun, hindi naman pwede ipagdamot yun, di ba? Lahat naman tayo entitled kumain. So, yun, time na naiinis ako, sabi siya, alam mo, ganyan-ganyan ka, ganun-ganun.
parang nakakilis ka ako. So nakinig naman siya in a way, pero I don't know kung sinapuso niya or what yung sinabi ko. Feeling ko naman hindi yata. Dumating pa nga sa point na gusto niyang i-offer yung katawan niya na ano daw, bayaran ko na lang daw siya, ganun-ganun. Ayoko naman kasi parang by the time wala ako sa mood. Tapos parang hindi ko na siya na-feel yung aura niya, ganun. Pero no. And kasi na nga, edi pagkatapos ko, parang hindi na kami nagkita noon, ganyan-ganyan. Parang nawala na ang communication. Tapos minsan, nagparamdam, nakita ko ulit siya dun sa ano, sa Santa Lucia, lakad-lakad ganun, offer. Tapos sabi ko, tara kahit tayo, samahan mo ko sa pansitan. Ay, di ako kumakain ng pansit. Sabi niyang ganun. Grabe ah. Ang sarap-sarap ng pansit, hindi siya kumakain. Siguro, hindi lang niya by the time before na na-appreciate yung nilutong pansit na kinainan niya. Kasi ay dyan, baka siguro hindi masarap. Kaya siguro ayaw niya. So, parang imposible naman yun. So, parang sa akin, naghihirap ka na nga, nag-iinarte ka pa sa pagkain mo. Diba? Dapat hindi ganun. To think na humingi ka lang ng pabor. Diba? Dapat hindi ganun. Kung ano man ang i-offer sa'yo na pagkain, tanggapin mo. Diba? Kasi inulungan ka eh. Diba? Para makasurvive ka sa kung anumang araw na hindi ka nakakain, at least kahit isang beses na ano mo yung tiyan mo, diba? Nasalba mo yung pagkagutom mo, diba? Kasi minsan paggutom tayo, kukonekta yun sa utak eh. Pag once ako manay sa utak yan, hindi ka kumakain, mababaliw ka. You will lose your sanity. So, hindi lang pwedeng ganun, diba? Sayang naman. So, ayun na nga. So, sabi ko ganun. So, arte-arte mo naman, sabi ko. Sa, gusto lang isama niya ako. Hindi naman ako pwedeng kumain lang ako mag-isa. Ikaw nakatunga nga. Sabi ko ganun. Dapat sabay tayo kumain. So, wala. Pinagpilitan niya na hindi na talaga siya kumakain ng pansin. So, ang ending, ibinigyan ko lang siya ng 50. Sabi ko, sige yan, ikaw na lang bahala dyan sa 50 lang ang budget ko. Sabi ko ganun. So, after nun, hindi na... Nag-iwalay na kami ng nilalakaran ng patutunguhan sa loob ng Santa Lucia. Kaya yun, tapos sarap si Mutin. Hindi na kami muli nagkita. Kasi isa, nakikita ko dito siya sa Cubao. Paano? So parang batian lang, ganun. Parang humahango siya na parang may inabol na sa paglalakad. I don't know kung ano. So yun na nga. Tapos nung time na ano, minsan nakita kami sa gateway. Parang kamakailan lang. Kasi yung batihan, ganun. May cellphone na siya, may trabaho na raw siya. Okay. Sabi ko, hindi okay sa loob ko. Hindi okay, okay, may trabaho na siya, ganun. At then, inanong ko rin siya, parang binati ko rin siya, buti na makakaw, may trabaho ko, sabi ko ganun sa kanya. Ayun, usap-usap. Tapos, sabi ko, ewan ko kung makakapag-meet up pa tayo or ano, depende, sabi ko ganun. So, hindi naman natuloy yung pag-meet up namin. And then, after nung pagkakita, after ilang days, nung isang araw yata, nag-text siya. Sabi niya, bro, pahiramin mo naman ako ng ano, 500. Mabibili ko lang ng gatos ng anak ko. Bayaran kita sa 15. Ngayon tagal pa ng 15. Diba? Ako hindi naman sa pinagdadamot. Dahil lang nakakasama na loob. Kasi magpaparamdam lang siya or magpapakita kung nangangailangan siya. Pero nung time na nagkatrabaho siya at nagka-cellphone siya, hindi man lang niya ako naalala na Uy, alika rito. Papakainin kita, ilibre kita. Gusto ko magpasalamat sa itinulong mo sa akin. Ganyan-ganyan, ganun-ganun. Di ba kahit man lang sa akin, burger lang, siomay, o kahit sa tabi-tabi, pwede ba ako ilibre? Kahit lang sa akin yun eh.
joke lang. Hindi. Ako kasi mapihikan, at hindi mo actually pihikan, ano yun ako. Ah, bukod sa malakas ang kumain, you know that naman, di ba? Tapos, gusto ko lagi masasarap ang kakainin. Kaya yun, so sabi ko, ganyan ka naman na, ano. Nireplyan ko siya, hindi ko na lang siya in-offend, sabi ko na lang, pasensya na kasi tight din ako sa budget. Kaya yun, so hindi na siya nag-reply. Ang gusto ko lang ipa-remind sa inyo, guys and girls, na dapat pag may mga ganyang may tumulong sa inyo, kahit hindi naman humingi ng kapalit or nag-aantay ng balang araw na ititreat nyo siya or what, dapat ano na yon, given na yon, at automatic eh na magkaroon kayo ng initiative na magpasalamat. Yung iba nga, magpapadala pa ng card, magpapadala pa ng something na sweets or whatever na ano. So, it depends, di ba? Hindi naman pwedeng laging pakabig ng pakabig. Makakalukot, di ba? Eh, totoo naman yun, di ba? Magpakatotoo tayo, bata-bata sa langit, tamaan huwag magalit. Dapat, pag-uans na ano, bukod sa marunong kayo magpasalamat, ano rin, i-acknowledge nyo rin yung presence niya. Presence. Presence, hindi presence. Presence.